for those who would be allowed to go out and work, and for those na hindi pa talaga pwede, remember na itong pag the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. Just because we allowed certain people, dandaan lang sa para walang, ano, hindi tayo madapa, dandaan lang. Because we cannot afford. We cannot afford a second or third wave na mangyari. Ito yung mabagong mahawa na naman. At rarami na naman dahil nga sa mayroon tayong rules na hindi sinunod. So, kindly, one is that do not go out of your house without a mask. That is a must. Must comply. Tatapikin ka ng pulis. Hindi ka manulihin. Pero, kaya sabihin sa'yo, madre, tumabi ka muna. Wala kang mask. Where's your mask? Kung wala kang mask, you're in danger na ipapasubo mo yung kaharap mo. Hindi ikaw. Kung gusto mo mamatay, okay lang. Pero yung kaharap mo, hindi pa niya panahon. Tapos mamatay lang sa ka, just because you do not want to comply. Kaya ako nag-comply ngayon lang. Kasi, then, the social distancing. Ito yung new life. Until such time na meron ng vaccine. Meron mga medisina but not vaccine. So, ganun yun. Sundin lang ninyo yan, importante masyado. Whether you are really allowed to go out or not, if you are out, wear a mask. It is a must also. Kailangan. Ha? Ngayon, kung wala ka naman talagang gawin, COVID is very lethal. Huwag ka talagang magsugal dyan sa COVID kasi pag tinamaan ka, it can go either way. Punta ka sa punerarya o matulog ka sa bahay ninyo. Matulog ka sa punerarya, hindi ka nagigising. Kunin ka na doon para sunugin. At sa gawa ng punerarya ngayon, pag namatay ka, COVID, because the whole of your body is already crawling with the germs, diretso ka sa hindi ka malang mayakap ng anak mo, asawa mo, hindi mo mayakap. Kasi hindi ka na mayakapin kasi kung napodok, kasi yan naman magka-COVID. So yan ang masakit dyan. Kayo, but take it from your sa binigyan ninyo ng trabaho dito sa national government. Kumbaga ako yung parang mayor na lang kasi parang ano lang tayo, city council. You just address me as mayor, mas komportable ako. Yung mayor na mismo nagsasabi na sa inyo na gawin ninyo to kasi makatulong ito para sa atin. Huwag mong gawin yan kasi haharutin mo ang mga kapwa mo tao na hindi pa nila panahon. May mga lugar na will remain sa lockdown. May contagion, maraming rate of infection. May magpasok ng ganun tapos tignan nila ng mga doktor, mga health authority, tignan na ang rate of hawa. Gaano kabilis ang hawa? Yan. Pag malaki yan,
sarado yan at gagamutin kayo or you go to the hospital. Bantayan ninyo kasi yung hospital, kasi yung kama na dalhin ninyo, lima na ang patay doon. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, the injunctions given by government, yung anong masalita na huwag, ito gawin mo, ito huwag mong gawin, it is intended for your protection. But if you get COVID, putsa, dalhin ka sa ospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. So, pang-anim ka. Ay, kung gusto mo yan, di, ganun. Hindi ko kayo tinatakot. Sabihin, yan ang mangyari sa inyo pag hindi kayo sumunod. Mga precautionary measure. Yan. Simple mo lang ang hinihingi ng gobyerno. Kung wala ka mang negosyo, lalo na yung mga anak ninyo, walang klase, wala, hindi pa ako ka-announce ng ano, do not believe in that may sa June. So, we have to decide by yung task force. It cannot be, wala pang klase. Kayong mga estudyante, makinig kayo. Kung sabihin ko sa inyo na hanggang Disyembre walang klase, anong gawin ninyo ngayon? Sige, talon, pati palakpak. Hanggang Disyembre, walang klase. Ay po, tatapos sabihin naman ang mga tao, gago itong Duterte na ito, hindi niya kaya yung COVID. Umalis ka na dyan. Again, Secretary Duque.